morning sa lahat. Welcome to my YouTube channel. We're back here in Alhamria Beach with the gang. Kaibigan sila ni Ma. So, enjoy the weather. Kain na naman kami. Tawagan si Olivia. Kay nagahulat si Junila. Nag-transfer siya kasi ng ano, pera sa isang account pero hindi pumasok. Eh, medyo malaki kaya. Nag-worry siya. Walang laman.
For sure. Kami lang naiwan ni Banban dito kasi ayaw naming maligo. Maligo? Ayoko kasi madry na naman ang hair ko. Nag-enjoy din sila sa weather gaya namin. Saan ka galing? Nang halaan ko, maghalaan. Ah, saan? Ang lunch natuon niya, halaan curry. Patingin? Pakita mo. Saan? Sumadamang halaan. Ali? Asan? Asan na laman? Wala man. Tulog dito. Si Miss Sophie. Ang magandang binibini from Jensen. Nasa tayo yung dalawa kasi mga daw sila madulas dun sa batuhan. Hindi agad maras yung life art. Oh,
May problema si Banban. Nae-ebs na siya. Nae-ebs na siya. Hindi ka marunong lumangoy? Grabe lino ng tubig, oh. Pauwi na po kami kasi sumisikat na ng matindi ang araw and we're planning to go to another place. So, si Lakwatser ang mamita, hindi na naman titigil sa paggagala ngayong araw na to. So, rolling. 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 So, we just finished, what to call this one, swimming in the morning. Nagalaw. Okay. So, Ate G. Yes? How many years have you been living in UAE? I'm not mistaken, it's already 13 years or 14, like this, 13 or 14. So you're 10 years ahead of me. I just turned 3 years. So guys, we would like just to show you or to share to you crazy facts about Arabs and about not that crazy. Maybe Ate G. Someone will gonna bash us there if we will gonna post this on YouTube. No, not the crazy facts, but it's a fact, no? Healthy facts. So, what do you know, Ate G, about facts about Arabs? Like, example, ako sa experience ko, pag they gave something, don't receive it by your left hand. Should always be on right hand. Yeah, it's true. Diba? Yeah. Kasi one time napagalitan ako. Kasi para sa ano nyo guys, para sa kaalaman nyo. Para sa kaalaman nyo, I was working in Dubai Mall for about 10 decades. Year and a half. So one time may isang Saudiya na customer ko, and then he bought a CCTV camera, then I received the cash by left hand, then pinalo niya yung yung left hand ko. Ala habibi, sabi niyang ganon, receive it by your right hand. Sabi niyang ganun. Ay, ganun pala yun. May requirement sila, di ba? Kasi left parang baliwala. Parang marumi, di ba daw? And what else, Ate G? They don't use a spoon and fork. Yes. In eating. They use just their bare hands. Bare hands. If tayo mga Pilipino, gumagamit ng kamay natin sa pagkain ng kanin, sila din ganun. But they eat usually... Sinasaid nila ang kaisa-isang mumo ng kanin sa kanilang daliri. Kasi haram sa kanila. Ginaganyo nila yun. May ibig sabihin yun sa kanila. Haram kasi sa kanilang magtapon ng food. And para sa kaalaman yung lahat, ayaw nilang, example sa, di ba Ate G, we're receiving food from the palace. Yeah. Kasi may kilala kami nagtatrabaho sa palasyo, and every day may buffet sila. Yung natitira sa buffet, bawal itapon. So ngayon, yung kakilala namin nagtatrabaho binibigay nila sa amin. And kasi the food syempre, is very, very so, good. Ano siya, kumbaga number one, chef ang kanilang tagaluto. Yes. Third fact.
third fact, ano ba? Ikaw naman ano isip pa ba? Ang alam ko may camera. I have to slow down. You're driving kasi, tapos wala kaming mga mask, di ba? Very brave. It's only 3,000 per head. Only 3,000 per kapag head. Kapag nahuli ka nilang yes, without mask. Exactly. Asa ko? Anyway, nasa loob naman kami ng car, so it's okay. And we're living in one house, so okay lang. Ano pa bang facts, Ate G? Ano pa ba? Siyempre, nag-aasawa sila. Yes, usually kapag ano arranged marriage doesn't matter if third degree, second degree, kahit na magchuhin. First degree ganun. So yun yung kanilang culture talaga dito. Sa pagkakalang sa atin bawal. Bawal sa atin. Fourth fact, they speak very loud. Yeah, as if akala mo, galit sila sa'yo. As if akala mo nag-aaway sila. Galit sila sa'yo, na nag-aaway yes, sila sa loob ng bahay. Yes. Yung pala, nagkukwentuhan lang sila. Kahit malapit lang sila sa coffee shop, ang napakala mo nag-aaway. Sabihin nila, agalit! Wallet! Di ba, basin? Ganyan sila, guys. Sma, Abib. It's my iri awal! Alam mo, galit na rin. Ganun sila. Ito yung poses nila, parang nanggagaling dito sa kalob-looban. Yes. Fifth fact, they're very generous. Yes, true. They're very generous. Last week, pumunta kami sa ano sa fish market. And we bought fish na para pang-ulam namin ng ano seafood, ng lunch. And lots of seafoods. Then, yung binilhan namin, inabutan ako ng 10 dirhams. 10 dirhams or 5 dirhams? 5 dirhams. Eh. Ah, 5 dirhams. Inabutan ako ng 5 dirhams. Sabi niya, yeah, what is this? Hadiya. They're very generous. Most especially kapag Eid. No? Oo. Kapag Eid naman, pag nagtrabaho ka sa mall, ang dami mong pera. Kasi lagi silang namimigay. Lagi silang namimigay. That's a fact. Most of the Arabs are that. But at saka especially pag purong local talaga, napaka-helpful nila sa mga yes, tao. Yes, yes. Especially kapag na-stuck ka sa buhangin. Yeah. How many times na namin na try yan? They're very very helpful. Kahit na kandura sila, napakaputi nung kandura, bababa sila at tutulungan. Yeah. Kunin nila yung kanilang four-wheel car. Yes. Para lang hilahin yung kotse nung na-stuck sa buhangin. Ang galing. Kasi alam niyo naman, may kasama kaming si Queen Elizabeth na kahit na alam niya na may stuck ang gulo, sasabihin niya sa'yo, sige pa. At ang ending, ayun na, lubog na kami sa buhangin. Always like that. Exactly. Sixth track. They are incredibly rich. Yes. Mamamangha ka sa mga bahay nila. Napakalaki. Sa kanila, normal pa lang yun. Pero sa atin sa Pilipinas, mansion na. Ang laki ng bahay nila. Asan ba yun, Ate G? Al-Kawanich. Sa Sharjah. Anywhere. I happened to enter sa isang compound na may tatlong mansion. Yes. May sarili silang tapos may sariling majlis. Yes. Ang majlis, guys, para sa para play, yes, play. You know, yung tawag dito, yung football ba 'yon? Yeah. Football area nila. Football area nila, may playground silang ganun. Tapos may swimming pool. Yan, lahat ng talaga. Sports. Yung tennis at tennis. Ano ba ang majlis, Ate G? Yun yung ano, receiving area nila. Receiving actually area nila sa mga guests nila. They don't... Dalawa yan palagi. It's ano, yung isa for the boys, yung isa for the girls. Kasi hindi pwedeng mag-mix ang babaeng lalaki sa isang ward. Yes, yes. Kahit pa magkakamag-anak sila. Exactly. It's haram for haram. So, yun yung ano nila. They're incredibly rich. And siguro dito sa UAE, makikita mo lahat ng mga architectural na nakakamangha mga buildings, mga bahay na modern, bahay na parang Egyptian style, bahay lahat na parang Moroccan, lahat mamamangha ka. And bahay na akala mo hospital ang dati kasi sobrang laki.
Exactly. Tapos ilan lang nakatira. Yeah. May bahay na may elevator. Yes. Katulad ng dati kong ako. Yes. May elevator sila. So sobrang ano nila, they are incredibly rich. One thing na na-appreciate ko sa kanila. Kaya nga kahit saan basta sila magpunta, wala silang problema. Yeah. That's a fact. Seventh fact. They are incredibly ano nito, mabango. Naliligo sila sa pabango. Naliligo sila sa harapan mo, may iiwan ang amoy. When I was working in the mall and in the airport, kapag may lokal na nakakandura, susunod kaagad ako yun sa kanila kasi alam ko na napakabango nila. Ewan ko ba't ano sila, obsessed sila sa pabango. Kasi they would spend a lot for the perfume. Yes. Ang alam nyo na mababaho ang mga Arabo, that's totally fallacy. That's totally false. Kasi napakabango nila, guys. And alam mo yung napakabango, tapos napakalinis nila. That's the eighth fact. Napakalinis nila. And, pero hindi rin lahat, ha? Napakalin, ang alam kong may mga barkada kasi akong locals na napaka ano nila, napaka meticulous sa gamit. And when you happen to like roam around the Dubai, yung mga Emirates, Mall of the Emirates, lahat ng mga gamit nila napaka mamahalin. Pangwalo. Umuutot din sila. Pangsiyam. Pangsiyam, dumidigay din. So, facts about, what do you call this one? About Ramadan, Ate G. Ah, Ramadan. Yan, Ramadan. Kasi paparating na yung Ramadan. Hindi sila kakain. Bawal from silang kumain from 7 until 5. I don't know. Until from, 6. From 4:30 start ng umaga. Yun yung last na kain nila kasi magdadasal sila. So, ang ulit niyan ulit, kinabukasan ng 7-something. Yeah. 7:15, I think. Yes. Takalang ulit sila kakain at iin. Kami na mga expats, bawal kaming kumain sa labas. Bawal kaming uminom ng tubig sa labas. Dahil kung kapag nahuli ka, may fine. Kasi parang, alam mo yun, nangiingit ka. Alam mo, yes, hindi ako makainom and you will one take time, nag-a-apply ako ng trabaho, guys. I was in Business Bay. Naglalakad ako papuntang Dubai Mall. And napakainit nung time na yun kasi summer. Mamamatay na ako. I remember one time. Really, I was so thirsty. Tapos kinuha ko yung isang bote. Sabi ko talaga sa isang kotse. Tago talaga ako. Talagang bawal. And nung time na yon, napakainit. Pagpasok ko sa Dubai Mall, sabi ko, ah, hindi ko na kaya, bibili ako ng tubig. Nung bumili ako ng tubig, pumasok ako sa CR. Kasi pagpasok ko sa CR, uminom ako ng tubig. Timing, may lokal na pumasok. Pag sabi ko, sabi niya, ako, it's okay. Gusto ko dito sa UAE. Nagsa-cellphone. Ang gusto ko sa UAE, malinis sila kahit nasa public place ka. Malinis nga, ang CR. Yes. May ano sila, exactly. Soap. Meron silang tissue. Yeah. Diba? Yeah. One thing na na-appreciate ko dito talaga, public entities, public utilities, talagang ang CR chak na malinis. As in, napakabango. Mm-hmm. Talagang sanitized. Kasi bawal sa kanilang yung ano. May makikita kang soap dispenser. May mga tissue talagang nakalaan sa'yo. Sanitizers. Mm-hmm. Yeah. May mga bidet. Yeah. Ang hindi ko lang na-appreciate sa Ajman, in Georgia and in Armenia. Walang bidet. Bihira ang may bidet na CR. Oh my goodness. Dito lahat ng, yeah, ng toilets, lahat ng mga washrooms may bidet. To the point bidet na kumuha pa kami ng used bottle ni Corazon dati. Gilipit namin yan, ginawa naming tabo. Kasi ang hirap. So, guys, I guess marami fang facts. Hindi lang namin na open up. Pero napakarami pa. And I think we will be discussing that in later our next on vlog. Because we will go somewhere out there. We'll go somewhere out there. In Maguey. Bye, guys. Hindi na naman maaawat sila kung siya ng mami sa paggagala.
pag Friday kasi kahit pag anong Friday, maisipan. Kung anong maisipan, gora lang kami. Because lahat kami ay free na maggala. Especially si Ma kasi meron siyang trabaho from Sunday to Thursday. So ito lang yung time na para makapag-relax din siya. So trabaho kasi napaka-stressful. Dito kasi ingat ka rin sa pagda-drive kasi konting mahit mo ang radar or ano, fine. Inakailang fine na tong sasakyan? Eto, hindi sa akin ha. Kay Queen Elizabeth na kay fine Queen Elizabeth to. Na fine to. Kana na. Para nasa 7,000 na ata. Every time na gagamitin niya to, sasabihin ko talaga sa kanya, Horace, what? May fine ka na naman. Nasa 7,000 lang naman ang fine niya 7, sa kotse na to. Yes. Imagine kung magkano yun sa pera natin. Waste of money. So be very careful sa pagda-drive dito. Sayang ang pera. Sayang pera. Kung sa atin makapag-drive ka ng basta-basta dito. Pauwi na po kami guys kasi pupunta kami sa another destination. Kumusta kayo guys? So like, share and subscribe. Bye.